Hello mga Lods, andito na naman si Manong Lakay. Nagbabalik ang inyong lingkod. Walang harap, walang likod. Mga Lods, alam kong inaabangan nyo ang pag-vlogs ko at magkwento ng mga kung ano-anong kaburastugan. Kwentong mga walang kwenta. Nabiyos kasi ako, trabaho. Talagang bakbakan ng trabaho eh. Kaya pasensya na. Pero bago ang lahat, shout out ko muna ang mga subscriber ko, ang mga lawyer viewers, mga silent viewers. Mabuhay po tayong lahat at maraming salamat. Yun. Saka yung mga silent viewers dyan na nanonood, mag-like naman kayo. Mag-subscribe na rin kayo kaya para makatulong kayo kay Manong Lakay. Ganun lang naman, di ba? Oh. Kaya, eto, umpisa natin ang kwentong walang kwenta. Alam niyo mga Lods, nung nakaraang buwan, nung sweldo ko, nagpadala ko ng pera, nakita kami ng kaibigan ko. Di sinasadya, mga 5 taon siguro na yun, hindi kami nagkikita. Kasi naiba na nga ang company. Kasi naman, ibang company naman na. Ngayon, ang sabi niya, nagulat ako, pre, sabi niya sa akin, oh, kumusta? Long time mo si pre. Oo nga eh. Kasa, kumusta ka na? Okay lang, sabi niya. Alam mo pre, sikat na sikat ka na, sabi niya sa akin. Ha? Saan ako sumikat? Sabi ko, doon sa YouTube, sabi niya, dami mong mga nanonood sa'yo. Daming mga nagko-comment, sabi niya. Nanonood din ako, sabi niya. Ah, ganun ba nanonood ka rin ba? Salamat, sabi ko. At natutulungan mo ako kahit paano, sabi ko. Oo, sikat ka na. Sabi nga nung kalibin ko. Eh, buti pa yung kwan mo. Yung kaibigan mo, magaling magpatawa. Sabi niya. Samantala ka, wala ka man lang kalam-alam. Sabi daw nung kalibin niya. Kaya, pre, sana maging katulad mo rin ako, sabi niya, na tinatawanan, nagpapasaya, ganun, sabi niya. Gusto mo, turuan kita, sabi ko, ay, may sasabihin ako sa'yo para maging sikat ka rin. Oo, pre, yung bang paparating ka palang, tawang-tawa na sa'yo, sa mukha mo palang, tawang-tawa na sila. Oo, pwede yun. Sige, turuan na ako, sabi niya. Ganito lang yun, lumapit kay bulong kita, bulungan kita, sabi ko, lumapit. Ano yung pre, sabi niya. Sabi ko, pare, palit tayo ng mukha. Buse! May isang matandang lalaki naman, ang problema naman niya, yung pandinig niya sa tenga, nagtitinda pa man din siya, kaya halos nagkipag-away sa kanya yung mga customer niya. Kasi kahit bulyawan na siya, hindi niya marinig eh. Pag bilhin niya po ng coke, sabi sa kanya eh, ang sasagot niya, ano, coke? Talaga mahina ni pandinig. Kaya nag-isip siya ngayon na magpatingin ng tenga, pumunta sa doktor. Noong nasa sa doktor na siya, nasa clinic na siya, sinabi sa kanya, malaking halaga raw ang kailangan niyang bayaran. Nako, wala naman daw siyang perang ganon. Kaya ang nangyari, umuwi siya. Napadaan siya doon sa isang pwesto. Nakalagay sa taas ng ganon eh, nakakaratula eh. Ang sinumang may problema sa paningin at sa pandinig, kaya ho natin remedyohan yan. Enting, butengting. Yun, nakalagay doon sa kwan niya. Sa pwesto niya. Pumasok siya ngayon. Hey, aman! Kayo ba yung gumagawa ng kung ano-anong bagay? Yung bang pandinig ko mahina na? Ay, lolo, kaya namin yan. Mahina na ba pandinig niya? Ano? Mahina na ba ang pandinig niyo? Isulat mo na lang kaya. Ito sinulat. Mahina na ba ang pandinig mo? Ayaw, mahina! Tapos eh. Magkano naman ang babayaran ka pag inayos yung tenga ka? Sinulat ulit. 500. Ala, sige, mura pala. Hindi, nagpaayos na. Ayos na. May kinabit siya na mayroong aparato na ganito lang kaliit, igugulsan nyo lang yan, sabi. Tapos nakalagay yung
parang mayroong heads, parang may headset na ganun. Siyempre parang headset, ganun. E di, tinanong sa ngayon, oh lolo, narinig na ba? Naku, apo, ang galing mo naman, ang lakas na napandinig ka. O sige, bayaran na kita. Binayaran na. Yung matanda na yon, ano yan, nakayuko siya ng ganun. Yuko. Di ba ang mga matanda, kung minsan may nakayuko, mayroon naka, hindi naman naka-street lang, pero karamihan, pag tumatanda na, parang nakayukong ganun lumalakad, ganun. Ang masama, nung palabas na siya, hindi na siya nakayuko, nakaliyag na lang ganun. Parang nakatinggala na sa langit ng ganun. Eh, pero pinilit pa rin siyang umuwi. Ang sabi ng anak niya, Otay, ano ba yung ganyan ang itsura yung? Nakaliyag na kayo. Eh, pero malakas na ang pagdinig ka. Sabi niya, okay lang. Naku, ibalik niya yan. Niluluko lang kayo. Sabi na ganun. Eh, bakit naman ako niluluko? Tingnan nyo nga yung sinabi sa likod nyo. 24 volts na di battery, na baterya. Pang 30 kilos na yan. Isang jeepney driver naman, namamasada siya, eh puno na ng sasakyan. Puno na yung sasakyan niya. Ngayon, taparating na sila sa checkpoint. Kaya ang sabi niya, yung mga pangit dyan, magsibaba muna. Eh, may dadaanan tayong checkpoint. Pebor lang. Sabi niya. Sagot naman nung isang pasero, tapos kuya, sino na magmamaneho? Puro pala pangit pati driver. Meron namang isang driver ng truck. At saka yung payananti niya, nagbabulawan sila kasi paatras ng paatras hanggang sa tumama dun sa may puno ng sige, sinyasan mo ka, atras ako, sabi ng driver. O sige, sabi na. Kasya, atras. Yeah, atras pa rin, tapos mamaya, akasya. Hanggang mamaya, bumilis yung salita ng payanante. Akasya, sabi na ganun. Hanggang sa yung sasakyan niya, sumalpok dun sa puno ng kahoy. Dahil tumama na eh. Di kablan. Gumanong galit na yung driver. Sabi mo, kasya. Sabi niya. Eh baki tumama. Sabi na ganun. Ang nga niyo, puno ng akasya. Di, hanggang dito na naman. At ako'y may gagawin pa. Wawasin ko muna yung truck ko. Kasi baka makita ng safety namin. Gusto niya, lagi malinis yung truck eh. Pero bago ko magpaalam, magbigay muna ako ng 2 salibikain. At tuloy, hintayin nyo ang pa-shout out sa bandang huli. Ang lumakad ng matulin, kung matik ay malalim. Kapag mayroong uso, tiyak mayroong sunog. Hanggang dito na lamang ang inyong lingkod, Manong Lakay.